sa sharing ni Pastor kasi kaya ko tinanong po kanina. Yung pong nabanggit kasi ni Pastor kanina, tungkol doon sa paglikha, Genesis 1:26, Pastor po. May narinig ako na sinabi ni Pastor na kung hindi ako nagkamali, ang lumikha talaga yan, anak. Nililinaw ko lang po, Pastor, para at least, kung totoo yun, yung narinig ko, kung tama ba yung narinig ko, yung ama ang lumilikha, ay yung anak ang, hindi anak ang lumilikha. So, siguro mali lang yung pagkakadinig ko, no? Pero, kasi ang tunog kasi ng narinig ko ng pastor kanina, ang ama, may narinig ako ganun eh. Ang ama ay nahuhubaran kung wala si Kristo, di ba? Sa kapangyarihan. Ngayon, sa narinig kong paglikha, ang Genesis 1:26, ang Genesis 1:26 na lang na paglikha sa tao, pagdating sa verse 27, narinig ko, kung di ako nagkamali, ama, ang in-address niyo si Kristo sa verse 27, na lumikha. Isang lumikha, di ba? Yun ang pagkakaintindi ko doon sa sinasabi ni Pastor. Na ang verse 27, ang lumikha na nag-iisa, walang iba kundi ang Jesus na Kristo. Hindi yun. Ama yun. So parang hindi masyado klarado sa sinabi niyo kung sino sila, kung sino siya. Sa 27. Ngayon, sa panimintigan po natin kasi, pag sinabi po natin isa, isa lang talaga yan. Kapag sumilip tayo sa grammar, pag sinabi natin grammar, ang ibig sabihin ng grammar yung mga construction ng salita. Mahalaking bagay po ito kasi para maintindihan natin yung pagkakaintindi sa sinasalita, tumpak talaga. Pag sinabi po kasi natin isa, isa po talaga yun. Like in Genesis chapter 1, verse 26 at 26 at 27, so God created men. So God created men. So nilikha ng Diyos sa 27, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanya. Pag sinabing kanya, walang tinutukoy dyan kung dalawa o tatlo o apat o lima yan. Naliwanan po dyan, singular. Old, pag sinabing old, pag ang gamit po ay higit sa isa, dapat ang gamit po dyan, awan. Gay. At as. Katulad sa as kanina, plural yun eh. Kasi kung halimbawa po sa Genesis 1:26, pakibaba lang. Kung ang 27 ay plural, kung sinabi natin plural, hindi yan isa lang. Dalawa talaga yan. Na ginagawang isa. Okay. Pag sinabi po, let us make man, let us, yung salitang as, plural yan. Malimbawa yan. Ngayon, pagbaba ng verse 27, sinabi po dyan na nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanya. Dapat, kung ang ama at ang anak magkasama sa larawan ng Diyos doon pa, dapat ang gamit sa grammar ayon sa amin. Napapakakaya natin kapag ang ama at saka anak magkasama, ang gamit talaga awar. Us. We. Yan po ay plural. Mapapatunayan natin sa Biblia, lalo na sa New Testament. Na kapag sinabi mo, ang isa ay dalawa, kahit sila ay iisa, ang gamit pa rin, we. Meron tayong talata niyan, John 14:23,
Yan, 7E. Makikita natin, kahit nag-iisa sila, ang gamit pa rin we. Pero dito ang gamit O, singular yan. Ekab yan, ekab, 1. Ngayon, dahil may ilang oras, gusto ko lang sabihin, mga kapatid, kahit si Pablo mismo, kung ang pag-usapan natin sa paglalang ng tao at sa ayon ng kanyang paglalang ay sa imahe ng Diyos, makikita mo ah, kung sino talaga ang lumili ka, sino ang lumalalang dito. Pakiplas mo, sister, Epeso 2, talatang 10. Tignan natin kung sino talaga ang lumalalang sa pag-ika sa tao. Tignan natin. Ang sabi ni Pablo sa 2:10, for we are his workmanship. Diyan sa talatang yan, sabi niya, tayo'y gawa. Tayo'y gawa. Eh kung sabi niya workmanship, tayo'y kanyang gawa. Sino'y gumagawa? Yung salitang tayo'y kanyang gawa. Hindi yan naka-address kay Kristo, kundi image ng Diyos ang pag-uusapan. At taong nasa larawan ng Diyos sa pag-ika, hindi si Kristo in-addressan eh. Sino? Tingnan natin. Sabi, tayo'y kanyang gawa sa pamamagitan ni Kristo. Ginamit si Kristo kasangkapan. Naging dahilan. Sabi, sa mabuting gawa ng Diyos sa Diyos, bago pa, sabi niya, bago pa na hindi itong laharan. So dito makikita natin sa talatang ito, mga kapatid, na si Kristo ay naging kasangkapan ng Diyos sa paglikha ng Diyos. Anong ibig sabihin yan? Mga kapatid, ang pagiging pangalan ni Kristo at pagiging una sa lahat at katapusan ng lahat ay dahilan ng Diyos, kasangkapan ng Diyos si Kristo. Nakanya yung sabihin? Ibig sabihin, hindi si Kristo ang lumalang ayon sa larawan ng Diyos. Pag ang paglalang ayon sa larawan ng Diyos, mga kapatid, hindi si Kristo ang lumalang yan. Ang Diyos Ama yan. Si Kristo ay inasangkapan ng Diyos bilang tularan. Tinutulad tayo sa Kanya. So, kung tayo'y tinutulad kay Kristo, tama na si Kristo'y panganay sa lahat ng mga nilalang. Ang sabihin, magkakapatid, sa Iglesia, kung si Kristo'y naging panganay, si Kristo ang unang nilalang ng Ama sa larawan ng Diyos. Yan ang tungkok ni Pablo sa Biblia. Larawan. Kaya, sinabi niya sa Colossas 1:15 at tinawid sa talatang 18, ang pagkapanganay ni Kristo, pagkapanganay yan, ay sa pagdalang ng Diyos sa larawan ng Diyos. Yung pagkapanganay ni Jesus Kristo. Doon sa 18. Ang 15, 16-17, ay tatagos po, tinagos ni Pablo ang 18 yan. Okay, lastly, bago ako matapos, meron pa tayong proof na si Kristo ginawa ng Diyos? Meron. Mga gawa, 2:36. Konektado sa Colossas 18, na ang pagkapanganay ni Kristo ay sagot doon sa pagsa. Mga gawa, 2:36. Anong sabi doon ni Pedro ng siya nakaral sa araw ng Pentecostes? Itong Kristong ito na inyong pinapako, anong sabi ni Pedro? Ay ginawa Panginoon at Kristo. So, baliwanag sa statement ni Apostol Pedro ng pagkilala niya kay Kristo, ginawang Panginoon at Kristo. So, sa Colossians 1:18, ang pagkapanganay ni Kristo ay Panginoon ng alin? Ng buong mundo? Ng lahat ng creation? Hindi. Ng Iglesia. Kaya sabi ni Pablo, si Kristo ay Pangulo, ulo, at ang katawan na Iglesia, palatandaan,
sa larawan, sa paglika ng kabuuan ng isang taong ganap sa larawan ng Diyos. Ang pagkapangulo ni Kristo bilang ulo ay pagkapanginoon. Saan? Sa Iglesia ng Diyos. Hindi Panginoon siya ng buong sansinukob. Kundi yung kanyang pagkapanginoon ay sagot sa Acts 2, verse 36, na ito'y ginawa lamang sa kanya. Ng Ama. So yun lang natin sa kanya. Okay. Basta tanggalin na lang yung mga ano pa magsususunod?